tunay ko sinasambong. Tama na muna yan. Eh, pagod na pagod ka na eh. Tignan mo nga yung kalabaw mo eh. Hingal na. Kailan matapos ka agad to lang? Hindi tayo mag-aul sa pagtatanim. Uy, ikaw naman tao kayo. Wala nang iniisip kundi puro pagtatanim. Pagtatanim sa lupa. Pagtatanim pa rin kay Linda. Talagang ganyan. Para umani tayo kaagad. Aba, ayan na sila Linda oh. May dalang meriendang pampalakas. Hay! Tama, gutom na ako. Oh, eto. Pinagdala ko nga kayo ng meriende. At sabi mo, Tal. Eh, kumain ka na. Hindi ka pa mag-awas na makakain ka. O nga pala, no. Ah, Buya, anong sadya? Eh, magbaba ako ng buko bukas eh. Kailangan kong kabayo eh. Mari ba? Ato, ibigay mo kabayo. Kasi nga pala, Eddie. Pinatatanong ni Carlong Bisaya kung pwede ka raw sa pabataris niya bukas. Sige, pwede. Sige. All the time naman yung asawa ko eh. O sige, kumain ka na ha. Yung mga bata walang kasama eh. Yung pawis mo. Sige na. Tara. Sunod na ako sa kanya. Sige, pare. O yan, kunin na nyo. Huwag niyong gugutomin yan. Alaga ko yan. Eh, kailan ko ba ginutom siyo? Sa isang ligo ko na ito sa sole. Eh, talagang ganyan naman kayo kung manghiram eh. Ang galit pa si Lord Ranger. Toy, isuyo naman oh. Bumili ka muna sigaw yun. Nakalimutan ko mapabili kay Linda eh. Hmm? Sige na nga, niya. Sige na naman. Sige na. Baba! Abunan naman muna. Pampinira ka naman. Mag-aabon na naman ako. Eh, saka na ako magbabayad sa'yo pag naka-ani na tayo. Iya. Mag-aabon na naman nangyayari sa akin eh. Ntot, hindi ka lang mahal sa akin, dito gagawin yan eh. Sansa ka na, Toy. Ganun na nga lang eh. Hindi na. Dali ka. Ito, titiisin ko na naman yung mura ni Aling Peto sa akin. Sige na. Para magkaroon ka lang sigarilyo. Magali ka, ha? Yung ubusin niya. Hindi. Sige. Sige, mayroon pa eh. Basta eh! Halikan mo na kayo! Sige na. Pahit po tayo. Sa'yo na yan, Iyo. Oh. Ito ang pag-itsitrabaho eh. Labis-labis po para sa akin to. Sige na, kunin niyo na. Oh, salamat. Napakaganda ng kalooban mo, Eddie. Bayan mo't darating ang araw ay makagaganti rin ako sa'yo. Balita bagay po yan. Aalis na ako. Okay, kumbasta. Oo. Oh. Pumalo siya yung ulo. Sa palagubong may tangkas yung patay niya. As sino siya? Hindi ko nakilala. Malabo na ang ating mata. Bakit kaya may pumalo sa akin? Wala naman akong kaaway. Yung pumas di. Siya kaaway yung marami. Kaya kailangan mag-iingat ka. Po ito yung po. Yan ang anak-anakin. Matagal ko na iniingatan niya. At yan ay iniisip ko kung yun dapat pagbigyan. Dahil napili ko na maibigay ko sa iyo.
dapat pagbigyan niya sapagkat nalalaman kung ikay mabuting tao. Hindi ko kaya sa demonyo ito? Hindi. Hindi masamang mag-ingat niya. At yan yung malaki maitutulong niya sa iyo. Ngunit huwag mo lamang aabusuhin at mawawala ng bisa. Ang sanya niyo ay hindi pang maranihan. Paano kung wala ng bisa ito? Pag yan yung nakita mo, wala na mga larawan niya. Yan yung wala ng bisa. Siya nga pala, meron pala akong nalimutan. Ito, tuwing Biyern Santo, pakakanin mo ng presyon ang mga ganyan. Bueno, hindi na akong tatagal at akong lalakad. Salamat po. Walang ano. Kaya ano po ba ang bisa nito? Nasa sayo ang pagtuklas ng bisa niya. Lalakad na ako. Salamat po. Walang ano man. Sinundo ko ang tarupa para abulin ang pumalo sa'yo. Payag ka ba? Huwag na, David. Pabayaan na lang ninyo sila. Diyos na ang bahalang kumanti sa kanila. Bay, yan ang hirap sa imo ba eh. Masyado ka lang mabait. Tanawa ka sa ilang himo. Di kawatan ka na sa imong saging, imong pinya, huwag ka nang pisting mga kabaw nila. Kung sa'y gihimo, ang imong gulayan. Ipakaon lang nila sa ilang kalabaw. Huwag karoon, gusto ka pa nilang patyon. Aba, saan mo ba? Dilimahin mo na. Kailang lang ba? Lumaban ka na. Kami bahala sa imo. Lalong maradaling buhay ko pag ginawa ko yan. Ikaw, gipaya ka ha. Huwag mo turuan si Eddie ng ganyan. Ayoko na magulong buhay. Kaya nga pinili ko si Eddie nga pangasawa dahil sa tahimik siya at walang basag ulo. Papayag na kami, pati. Eddie, baka naman yung karibal mong si Oscar tumalo sa'yo. Tarantado nga yun, pero huwag naman kayong magbibintang agad. Hmm. Maaari nga, sobrang yabang nun eh. Kung malakas kayo, Kapitan. Tayo nalang magbulog ng tumbong niya sa tungay ni Eddie. Tama yun, bakas din ako eh. Sobra pang bugirong yawa. Eddie, huwag kang papayag sa mga sulsul niya. Ayaw ko lang yan, David eh. Hayaan mo na ibang bumulog ng tumbong niya. Ikaw eh. Saan galing yan? Kaya ipong basta eh. Gwapo ni ating-ante mo po yan. Pagulang na na, ha? Puro kalokohan niyang pinag-uusapan niyo eh. Kung tumatawag ba kayo ng doktor, di mabuti pa. Sinabi mo eh. Yan na. Salamat pa rin, ha? Bye, saya. Sige po, lang naman. Sabi ni Dr. Vasquez, painong kroto sa'yo pagka masakit ang ulo mo. Oh. Pagkat lang yan. Maaalis din yan. Oh. Pilitin mo nakatulog. Sige.
na ako ng pagpunta sa bukid eh. Bakit hindi ka muna mag-alusahan? Huwag na, mamaya na naman. Iiisip ko eh. Baka papayaan ni Toto yung ating kalabaw eh. Alin ba? Tulir ako ha? So, sige ta. Nay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala na itong ginagawa si Eddie kundi pagtugin niya Ramona. Pugbud na yata yung plate. Alam mo, galing pa yan sa kapatid niya nasa Amerika. Kaya ako gusto niya pagtugin yan. Ba, Linda? Ipagbugong mo nga ako para hindi ka lang sumugod sa bukid. Ha? Ako! Oh, sige na eh, ha? Iaayos ko lang yung kalabaw. Oh, bakit? Kaya na ba ni Eddie ang magtrabaho? Eh, siguro ho. Magaling naman na yung sugat niya. Kaya lang paminsan-minsan hindi makatigod. Nakakilot ba lang sa kanyang ulo? Eh, bakit hindi magpatingin sa doktor? Eh, ayaw. Siguro tingnan mo, may dalang baril. Oo nga! Ang daing kangang! Baka magnanakaw. Aling Linda! Aling Linda! Aling Linda! Hello! O bakit? Si Long Edio, nakapatay ng tao. Ha? Saan? Dino, sa Nugan. Nangyari ba, Eddie? Sino pabatay sa kanila? Ako. Ano? Bakit mo pitatay? Inold up ako eh. Gusto nila akong patayin eh. Ito nga, baril nila oh. Eddie, kailangan sumang kasal sa munisipyo. Ay na. Ari mo niya, isakay sa jeep yan. Pare, tulungan mo sila, isakay sa jeep. Sa munisipyo, Mrs. Kailangan magpaliwanag sa roon. Mahirap na eh. Kasama ho ako. Huwag nga, Linda. Hindi naman ako maanong eh. Tayo na. Ano naman yan? Talagang maswerte din si Ellie. Mari pa sa magkaroon ng ganding para dahil sa dalawa niyang nakaray. Talagang. Actually, nakawanted pa na. At hindi lamang yun. Iminong kayo pa ng Leo at tumangko siya sa pagkakapitan ng Barrio. Eddie, mahirap ang maging lumitan ng Barrio. Mahala na. Sige.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Lakas loob ko pong tinanggap ang pag-indorso sa akin ng ating mga kaibigan, lagi mabilang sa isa sa mga kapitan del barrio na kandidato dito sa atin sa sabutan. Masusi ko pong pinag-aralan ng mga bagay na ito bago ko tinanggap ang kanilang alok. Kaya mga kasama, ipinangangako ko po sa inyo na kapag ako'y nahalal, ang unang-unang ko pong gagawin ay pipilitin ko pong magkaroon ng eskwelahan para sa mga bata na hindi kaya makapag-aral dito sa bayan. At ang susunod ko po ay sisikapin ko na matamnan ang lahat ng mga nagtiwangwang na lupa rito sa atin para maging matatag at maunlad ang ating kabuhayan. At hihingi po ako ng tulong kay Mayor Asuncion na makabili tayo ng murang abono o pataba para sa ating mga halaman. Madaling gawin yun, pero importante, face in order. Huwag kang mamaingay dyan, hindi pa tapos magsalta, daldal ka ng daldal, makinig ka. Dito sa mga tamad, na walang ginawa kung hindi ang magnakaw at pumirwisyo sa kapwa, sila ay aking pakikiusapan. At sila'y magsipag para hindi makaisip magnakaw. At kapag sila'y hindi nakuha sa pakiusap, at hindi maawat sa kanilang mga katarantaduhan, ay mapipilitan ako na bubulukin ko ang kanilang mga tumbong. Ito ang taas ang sasabihin ko sa lahat ng mga tarantado na taga rito. Mabakwit na kayo kapag hindi kayo nagpakatino. Kapag ako'y nahalal na Kapitan del Barrio. So, matigas mong salita si Eddie ngayon ah. Mahirap po sa isang Kapitan del Barrio ang malambot ang ilong. Lulukuhin niya ng mga loko sa atin. Hindi kaila sa inyo. At nangyari na rin sa akin na tayo'y pinagdarayo dito ng taga-ibang lugar para pag nagawa at paslangin, kapag ako'y nahalal, mapapalaban sila sa akin. Sukdulang bulukin din nila ang tumbong ko kung kaya nila. Ansyo, magawa kaya kayo ni Eddie ang sinasabi niyo. Bakit hindi? Hindi naman bulukin ko yung taong yan. Tandaan ninyo. Eh, siyo na iboto natin ang masubukan. Siyempre naman! Sino pa? Mga kanayon, maasahan po ninyo na hindi kayo mabibigo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahala ka rin. Laring bayag yan eh. O, alin naman kayang pinagmamalaki niyan? Baka yung dalawang napatay niya pare, ano? Alin? Sinagoring kate? Eh, huhugin pa na kananin niya ngayon. Walang kuwenta yun. Baka tapos sobrang nangangin pumasok sa ulo ng tao niya. Kaya nagkaroon na ambisyon maging Kapitan del Barrio. Baka nga. Alam niyo nga pare, kung ako sa tao niya, magtitinda lang ang lobo. Lobo? Tapos muna ako, ha? Kaya mo na ba? Sige. Sige, ha? Mabuhay! 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sampo ng aking pamilya, sa ginawa ninyong pagtangkilik sa akin. Uulitin ko po sa inyong lahat na hindi kayo mabibigo. Mabuhay! Mabuhay! Thank you.
Kando, Ameng. Labin. Sandang araw. Oh, kuya, napasal ka. Distantinis ka. Eh, lagay eh. Dinadalaw lang kita sa pagkapitan del Barrio mo. Eh, di mahirap yung napasukan mo yan. Ibali. Handa ako riyan. Eh, ano naman ang ibig sabihin ng dalawang buhay na yan? Dalawa na ang utang na buhay nito eh. Eh, yun Ramona. Bakit may Ramona dyan? Alam mo naman, kuya, paborito kong awitin. Ayusin ko sa masenso. Sige na! Asin ko siya ko. Hindi na kapitan. Ano yung bensyo? May tatlong magnanako sa niyugang ko. Nagagalit pa sa akin. Ayaw pong pasokin. Ando ba ba? Lalo pa. Tatapang naman ng mga hiyano. Tena. Tama kami, kapitan. Tena. Ayun sila. Ayun. Ayun. Hold. Ano yan? Sige! Ang tatamang nyo kanina! Sige! Pabiliin na yun! Sige, kapitan! Uba na tayo! Dali nyo, baka burad yung bantong buka natin. Oo, sige! Huwag kayong bababa! Akyat! 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 Kung hindi nyo gusto malaglag na para ibon! Akyat! Tatlong palakot. Dali lang kayo. Sige! Palakol ng palakol! Magtanda mga hayop na yan. Thank you.
diretso niyan eh. Tira! Dadalay natin yung mga hayop na yan. Sige, tira! Palakol ng palakol! Sige! Sige! Pwede rin ka. Handa-handa ako sa kanila sa lahat ng oras. Mabuti na rin nag-iingat, ha? Maalala nga pala. Pwede mauna na ako. Baka nakalimutan ng isilong-isilong yung mga kalabaw, eh. Buwi na ako, ha? Sige. Kuya, mag-iingat ka rin, ha? Salamat. Puro naman, magdadala na kayo. Kayo! Dali! Gas nyo, puro kayo nakaw. Yan ang nahihita mo. Hmm? Ano ngayon? Ipakita nyo, titapon nyo! Kanina, susurutin pa nyo mata ko! Tala! Si Kapitan ngayon ang bahala sa inyo! Kapitan! Kapitan! Kung ito kami sa kain. Patatawarin ko na kayo, ha? Pero kapag kayo naglakaw muli, bubulukin ko na mga tumbong ninyo. Marahil, magtatanda na yung mga yan. Bahala sila. Gusto nilang bulit. Pena. Bongo, naging sakit mo nung aglaka ko. Ilang beses na kitang nahuhuli na naglalako na sakit? Dalawa pa lamang po, Kapitan. Pangatlo ngayon. Pinatawad kita, hindi ba? Opo, Kapitan. At nangako kang hindi nahuli? Opo. Ngayon, Bongo, sa gagawin ko sa'yo, palagay ko hindi ka na makalilimot. At marahil hindi ka na maglalako muli. Ubaran ang pantalo niya. Kapitan! 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 Maawa kayo sa akin, Kapitan! Kapitan, maawa na po kayo sa akin. Kapitan. Hindi ka pala binyagan ang hayop na ito? Kapitan, maawa na kayo sa akin. Parang ito maawa, Kapitan! Kapitan! Juan! Kapitan! Maawa kayo sa akin, Kapitan! Alam mo na kung ano ang gagawin dyan. Kapitan, maawa na kayo sa akin, Kapitan. Kapitan. Nasalamat ka't hindi ganito ang inako mo. Gusto mong maglako ng patula? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Maski sa akin, hindi na rin po. Thank you.
Pwede. Wala pa siyang manager. May sasatinog siya eh. Pero ako magbibigla. Ano nga? Nadisgrasya ng tatlo sa lapsang. Ang Kuya Marcelino mo. Nasasakupan nga ng Dasmariñas ang tinitiraan at kinamatayan ng kapatid mo. Kaya naman, pinangangako ko sa iyo na sa lalong madaling panahon, ihaharap ko sa batas ang pumatay sa kanya. Kailan ba yun? Kaya naman, Jer, una-una nga hanggang sa mga demonyong yan. Sandali lang, hindi. Kaya magpipinsan. Masakit din para sa akin ang pagkamatay ni Marcelina. Pero, yung inaasal mo, pangit yata. Bakit pa kayo pumunta rito kung ganyan din lamang iniisip mo? Para malaman mo, lakayo kong ipakiganti ang kapatid ko kahit nawala kayo. Yan ang huwag mong gagawin. Kapag ginawa mo yan, ay kalilimutan kong pinsang kita. Ikaw ang bahala. Ito ang tandaan mo, Eddie. Kami hindi natutulog sa pwesto. At ako'y lalaki rin may bayad na katulad mo. Binabala kita. ABC. Para sana bahala magpasensya sa kanya. Alam mo, medyo taranta ulo niya eh. Sa akin ni Uming na wala raw baka niyo. Oo. Bakit galit ka? Ang asim ng mukha mo. Dati nang maasim yan. Sino ba naman matutuwa sa ginagawa mo? Meron bang Kapitan Del Barrio na ninilip? Wala nga. Pero hindi ko naman sinasadya yun ah. Kapitan! Kapitan! Pwede. Sila umpong ng Siyanggaraw nagnakaw ng bakal natin siya. May nakakita sa kanila. Pwede, salitayin na natin. Ano ko yung kapitan? Nasaan ang baka ni Aling Ora? Ha? Wala ko sa akin. Nasaan? Hindi ko alam. Nasaan? Nabenta na mo, Kapitan. Salapsap kang talaga, ha? Tanglo mo, ha? Kanino? Sa tagantagay tayo. Walang iyakan talaga, ano, ha? Ngayon, ipagpapatuloy mo ang pagkanta mo. Kung di mo ibig na siram mo na ang pakintayin ko para sa'yo. Sino ang pumalay sa kapatid ko? Hindi ko alam. Puro ka, hindi alam eh. Tanginan mo ah! Hinambaw! Hindi mo akong papatay. Magsabi ka. Kundi himay-himayin ko ang mga laman mo. Sila ko alam, kapitan. Sino? Sila... Igip. Mas ko alam. Kasama ka, di ba? Opo. Pero hindi ako bumaril sa kanya.
Marami yan, Ige. Kaya nga ako natagalan eh. Alam mo, Ige? Bakit? Medyo kinakabahan ako eh. Si Ipa, narampa. Supong at saka si Toto. Ho! Nasa palagay ko, si Kapitan Edison na meron pagagawa niya. Uwe na sa akin! Anong yan sa'yo? Eh, kung tayo sunod. Nga no, ano kayang buti natin gawin? Umalis tayo sa Das Marinas. Meron akong pinsan sa Pasay. Doon na lang tayo. Buti pa nga. Sige, tara, sakay na. Sakay na. Sakay na. Talagang tinutuan ni Kapitan Edison ang kanyang banda. Ikaw naman, Hepe. Ano naman ang pinaggagawa mo at napauna ka pa kay Eddie? Pinasubaybayan ko na ho sila sa ating mga pulis. Pero bago sila mahuli, ay kailangan natin ang testigo laban sa kanila. Hindi mo ba sabihin na halimbawa ng totoo na ngang si Eddie ang nagrampa sa kanila? Kailangan pa bang humanap ng testigo para dakpin siya? Iyon na nga ho ang mangyayari noon. Sapagkat, kailangan natin magkaroon ng titistigo. Pisis na buhay ko! Bebe, biyernes santo, sulat yata ng babaeng binabasa mo, ah. Nang gabi ka nang umaga ng pag-uwi, ah. Baka may babae ka, sabihin mo lang. Huwag nga akong binubisit. May ginagawa ko. Baka meron ka na, iuwi mo na rito nang mahusto na ang kaligayahan mo. Ako, Linda, ay walang ginagawang masama. Kaya huwag mo kong pabibintangan. Huwag kang magulo. Nagdadasal ako. Nagdadasal? Makyat ka pa raw ng ligaw, ah. Ano bang akyat ng ligaw ang pinagsasabi mo? Nadaan lamang ako roon para alamin kung sino ang nagnakaw ng kanilang baka. Katungkulan ko yata ang tumulong sa mga kanayo natin. Tulong? Ligaw yun. Tingnan mong babae ito kung magsasalita. May bala ka bang andirin ako? Kung magkakagayon, nakakahiya. Kapitan Del Barrio, under. Imposible. Sino ba may sabi sa'yo na under kita? Ikaw, ang klase ng tao ma-under, eh talagang imposible. Kaya kung talagang gusto mong magloko, hala, sumigi ka hanggang hawak mo ang tenga mo. Huwag mo kong pinitikisin kita. Gagawin ko pinagbibintang mo. Eh di gawin mo, sinong tinakot mo? Talagang gagawin ko. Sa demonyo yata itong asawa ko.
Naunawaan mo ba yung bakong pinatahanap sa inyo ng lola ko? Hindi nga eh. Sinunda ko hanggang taga ito pero hindi ko makita eh. Paano yan ngayon? Kawawa naman ng lola eh. Lungkot-lungkot na niya. Wala akong magawa eh. Nahiya nga ako sa kanya eh. Kasama siya. Andiyan, nakatulog na nga sa sama ng loob ang pobre matanda. Alam mo, Tessie, binibingin ako sa kaso sumaya ni Linda sa pagsiselo sa iyo. Bakit naman? Gusto kong tikis eh. Tessie, maaari bang mahalin muli ako? Hindi ko magagawa yon. May asawa ka na eh. Kahit na. Kaya ko naman eh. Alam ko kaya mo. Bata ka pa nga eh. Alam mo pala eh. Sige na, Tessie. Eddie, pwede ba? Umuwi ka na nga. Baka hinahanap ka na ng asawa mo eh. Ang hilap mo naman eh. Ito ang ginagawa ko. Sige, ma. Ito, ano? Mami, gising ang lola, sabi. Ano, magising siya? Ano ka ba? Kedi! Paano naman tanguha, mga pare? Nababili, Gloria. Nabili. Nabili ko lang kami. Hindi mo po pagkakabili natin kay Ombong. Ha? Kasi yun ako. Desi, ang nako na sandali di sa samantalain ko, sa itso gusto mo. Kasi sigaw ko. Sumigaw ka! Uy, yung ginagawa mo. Ano ka katawa-taguan? Hindi ko na bangang gani tayo? Hindi ginagawa ko ni Bart ko eh. Para babasang mo eh. Sayang! Sayang ang pagkakapit ng Galbaryo mo! Ang bastos mo! Patawarin mo ko, Tessie. Kung naging bastos man ako sa sandali ito, kasi dahil ang mahal kita. Talagang mahal kita. Hindi mo ako mahal! Gusto lang ang pagsamantalahan! Mabuti pa patayin mo nalang ako! Manager! Dali! Manager! Ano pala? Kailangan mahuli pa na eh. Patay na. Paano mo nalaman nandito ako? Nagpunta sa bahay. Sabi ni Linda, nandito ka raw. Eh, sadya ka ba sa akin? Gusto
Ikaw sana mag-good time sa Cavite City. Ano, tama na? Oh, ayan na. Lady, yan ako muna ang itetable ng mga kasama ko, ha? Sinabi mo, boss, eh. Sandali lang. Alam mo, Madya, hindi lamang ko nakarating ng night lang. Kaya nga kita sinama rito, eh. Para masanay ka. Sino ba pagkatawa ng mga hayop na yun? Baka ako na. Kumumpansin niyo yung mga loob yun. Nagkakatuwa lamang yun. Sinabi mo gusto mong pag-garahe. Di ba nasa garahe ka na? Ano pa nilireklamo mo? Oo nga, nakagarahe nga ako, pero ang dami ko naman trabaho rito para akong atsay. Si Ramona, kung magreklamo, alam mo pinili ko yung sinama rito. Hindi nga, pero bakit mo sinabing binata ka? Yung pala, ang dami mong kabit. Bakit? Sinabi ko ba siya yung binata ko? Baka nakakamali ka. Ah, si Manny Jen nga pala. Manny Jen, ba't mo naman ako niloko?
Eh, Juan eh, pasensya ka na, Ramona. Eh, alam mo naman eh, lasing ako ng gabi yun eh, kaya nasabi kong binatas eh. Gusto mo, Ramona, pabalik na lang sa Rabin City? Hindi na. Magtitiis na lang ako dito. Alam mo, Eddie, mahal kita eh. Yan lang gusto kong mahal eh, sa'yo. Okay lang ka na naman babalik. Doon ka, teka. Tanong niya sa aming bayo sa konting gulay at prutas na gusto nilang nakawin ay bumapatay sila ng tao. Alam halos ng taga silang na si Toto ay bata ko at siya ang tao ko sa bukit, pero ano, kinanapan nila, parang wala akong pakikisame at hindi nila ginagala ang pagkakapitan del barrio ko sa sabutan. Magre-resign na lamang ako, Mayor, na wala silang masabi na ginagamit kong aking tungkulin sa pag-uusik sa kanila. Pare-pareho na lamang kami magwawantin. Wag, Eddie. Lalong pupulong bagyo mo. Pati ng buhay mo. Thank you.
Tama yung dalawa eh! Pabayaan mo nga! Hindi ko kilala mga yan eh! Sino ba yan? Kilala ko sila lahat. Mga bata ni Nardo Putik. Bakit nagkaganon? Mantalang nag-arreglo na kayong dalawa. Hindi pagkat traitor ang hype na yun eh. Ay! Eddie, asa mga tama mo? Halika, dali kita sa sitaw. Kumusta si Eddie? Eh, mamaya pa rin siya magising, sabi ko ba kami last ko. Pagkaraan ng mga apat na oras. Mabuti pa umuwi ka natin si Eddie. Baka tumating si Linda rito. Hinihintay ko lang naman magising si Eddie. Papaalam na ako sa inyo. Anong ginagawa ng putang babaeng dito? Linda, mukhang may sanggar rin ako. At bakit hindi? Makaagaw na ang sawang landing niya na! Masyado, masyadang malakas. Nakakayas mga tao. Palabasin niyang babae niya, hindi. Mag-iskandalo ko talaga dito. Lumabas na tayo rito para wala ng gulo. Hindi ka bastos niyang babae niya. At ang wala niyang ito? Sige, labas na niya. Bukaw. Lumabas ka baka ang balong sumpa ko tagal. Mrs. Sir, hindi ako mangaagaw ng asawa. Ang hayop na asawa mo umagaw sa akin. Kaya dahan-dahan ka sana ng pagsasalita. Baka masabulunan kita. Ang kapalang pasasambay ko sa tatlo. Ay! Hinilin mo. Mami, Jen, pagkasabi niyo na lang sana kay Eddie na nanggaling ako dito. Babalik na lang ako. May pag-ihilin pa ang putang to. Linda, hindi ka sana gumawa ng ganun. Hindi ganyan ang paraan para maawat mo yung babae sa asawa mo. Eh kung kinisin ka nun, hindi ko rin kamawa. Eh di subukan niya, kung hindi ko pinaluha yung bituka niya. Oh, narito na ba lahat? Palagay ko. Munti ka tayo madali ni Elisette. Ah. Buti na lahat, puro daplis ang tama niya sa atin. Ayun lang. Sana mabilis kang tumakbo. Ba't kaya tayo tayo ni Commander? Ayaw mo. Pero huwag kayo mainit. Darating na yun. O, ba't ngayon lang kayo? Eh, marami pa ako kami ginawa eh. Sige! Oh! Ang dadin! Ang dadin! Ay! Ay! Ang dadin! 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 Alam ba ninyo kung bakit ko kayo pinitawag? Bakit nga ba, kuya? Nandahil sa katarantado ng tatlong to. Kasi po, Commander, eh. Pinsan ko pinatay niya. Kahit na! Nakipagkasundo na ako sa kanya. Buha ka kanina mo. Kalay mo, Daddy. Nahamon tuloy ako ni Eddie Setanduelo nandahil sa katarantado ng tatlong niya. Eh, kailan daw? Ayaw kay Castillo sa Enero 20, araw ng Sabado, alas 4 ng hapon. Saan lugar? Sa Pasong Kabayo. Daddy! Totoo bang makikipagduelo kay Captain Edset? Oo, bakit? Huwag na, baka mapahama ka. Makisig daw yun eh, at may anting-anting pa. Pakakain ko sa kanya anting-anting niya. Buha kanina niya. Sabi nga pala ni Dr. Velasco, pwede ka na nang ilabas. Kaya ko lang talaga. Este Marjet, tatanggap pa ni Putik ang amo ko sa kanya. Oo. Ano sabi? Pwede bang hindi kumol yun? Kaya naman, sabi niya, eh sayang na rin eh, pag bumabanga sa kanya. Tangin niya, subukin niya. Napasal ka, Pela? Oo, nananumusta lang ako. Lamedi, kagabi pinagpantang rating to si Pela ni Omini. Ito ba yan? Oo. Malang parawan lang yan yun. Akalain mo pa rin ako. Mabuti na lang at nadulanti yung. Ang nagtaon yan. Hindi na ako pinagbig niya. Ito, Marjan, masasabi ko sa'yo. Paglabas ko rito, tumago na siya sa butas ng pinagalingan niya. Bubulok ko yung bunga. Wala yun, Eddie. Kaya nga pinanayas ko na eh. Baka mapatay ko pa eh. Kapitan! Nandung ako siguro. Wala pa eh. Okay, Maynard. Darating ngayon. Oh, ito na siya.
Mabuti pa yata yung mag-usap na lamang kayo para makahinga kayo ng sama na loob. Tuloy mo usapan. Ikaw ang bahala. Ano? Lardo. Saan natin? Ayaw ko sana mangyari ito eh. Pareho ko kay kaibigan. Pero ayaw ko yung pawad eh. Hindi kayong bahala. Sana! Nang mahal sa yabang ng buha kanilang yan. Kapitan, may anting-anting daw na eh. Wala yan. Alam mo, Cardo, kung gultihan lamang ang laban namin ni Putik, diyak yan, pinakapahinga niya sa aking gulong. Mari ba wag na niyang ito nito? Tuloy! Tuloy! O sige! Kayang bahala! Pero sport lamang naman! Magkabayo muna kayo! Mga kasama, wala mo kikialam sa inyo. Para sa amin dalawa lamang ni Putik ito. Kumabig. Kitan, ang dalawa. Mag-ingat ka at matinig yan. Pumbala. Sige. Magkabay kayo. Sport lang. Dating, katabihin mo ang mga bata. Magsitabi ko! Walang makikailam! Tingnan ko yapang ng buha kanina. Hindi, trap lang! O naman! Sabi mo niyo yata itong buha ka niyo ng tuwa. Thank you.
Napisyal ka, Kapitan. Kinalami mga mall, Kapitan nyo? Kaya, kinala ko lahat. Sumama kayo. Saan? Basta sumama kayo. Teka, magpapaalam mo na. Hindi na. Mabuti kayo. Mabuti ka, hindi na. Aray. Bakit? Dahan. Sandali lang. Uba ka rito. Kapitan, wala ka bang nalalaman dito? Wala ko, Mayor. Ikaw mang ito. Eh, lalo mo, wala. Hindi gawa ng pangkaraniyang tao ito. Kapitan, investigahin na mabuti, ha? Yes, sir. Kabo! Ready. Tumama ka sa akin sa kusina. Kapitan, sino may gawa ng anim na patay sa iyo? Mga wanted doon sila. Alam ko yun. Alam ko na sila'y wanted. Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino? Palagi ko, Mayor, mga kapo wanted din. Nagka-hosiyan siguro sila. Wala ka bang suspects? Wala pa ho, Mayor, eh. Hayaan niyo tama yan ko. Paano, Mayor, tutuloy na ho kami? Itubos po ako ng damit eh. Magkala ko kami miling na sa kasalukan. Sige. Salamat. Napasal kayo magutol? Ede, pwede bang makausap ko namin sandali? Abahin niya, tayo sabay. Alin ka? Tuloy. Sumama ka na ka na David at susunod na lang ako simbahan. Magpapaiwan na lang ako! Sabay na tayo! Ede, sandali lang. Bata rin. Paiwan na rin ako. Mga parak yan eh. Hindi bali. Kaya ko yan. Walang bahala dyan. Sige na, susunod na ako. Bahala ka. Sige.
Linda, lumili ka muna ng sabesa, ha? Okay. Sandali lang, ho. Albate, pare. Baby, may mahalaga kami sa dyan sa'yo. Ay, ibig namin malaman kung sino ang pumatay sa aming pinsan. Pinsan? Si Doling ba? Oo, si Doling nga. Hindi ko alam. Ah, sandali lang mga pare, ah. Magpapalit lamang ako ng damit para makaya kita sa pag-inom. Blastog yun. Ito balita pumatay. Cole, palasan mo ang mata mo. Matinig yan. Na matagal na pinaghahanap sa silang. Bakit dito na naman napatambak sa atin? Siguradong kagagawa naman ni Eddie Sepp ito. Pepe, hanapin si Kapitan Eddie Sepp at iharap sa atin. Sobra ng pag-aabuso niya. Pepe, huliin si Kapitan Eddie Sepp. Kahit anong mangyari. Opo, Mia. Dahilan? Ano problema sa akin? Sira ulo? Colinda, tigil-tigilan mo yung bunga nga mo, baka... Baka ano? Baka ano ako mati? Ha? Patay mo ako pati mo! Hinaw! Hinaw! Lapa ko nila naman ako! Paligiran ang bahay. Hili! Buha ba karyan? Pinatatawag ka ni Mayor. Kaliwa pala, Che. Tuloy mo kaya. Diyan. Nasaan, Che? Wala ho. Kahapon pa muna gabi umalis, ha? Nagsasabi ko na totoo, Lina. Oo. Eh, kung gusto niya, di hanapin niyo rin sa loob ng bahay. Hindi ba, Lina? Alis na mo. Sedih, terkasih.
Uwi ka na ba? Siya nga talang. Pinadanganap ka ng mga pulis, ha? Baka makita ka pa nila dito. Pwede sa akin. Pumulok na tao sa kanila. Sandali lang, Tessie. Bakit ba ganyan ugali mo ngayon? Kasi ayoko na makatanggap ng masasakit na salita sa asawa mo, eh. Kaya kung pwede lang, bayaan mo na lang ako. Lahat ba naman kayo galit sa akin? Pati ba naman ikaw? Hindi ako nagagalit sa'yo. Dala na ako. Kaya dyan ka lang. Iwan mo nga ako! Lalayas tayo ngayon. Sasama kita sa pananago ko. Sa ayaw sa gusto mo. Iwan mo nga ako! Hindi! Iwan mo ako, sabi! Pagingi ka! Ang tinik ng mga pisit embe na kumalaki na dumputing, ano? Malamang, si Edisit naman ang sunod-sunod nila. Puspusa ng hanap sa kanya, eh. Mahirap makakita yun. May sa taga-bulag daw, eh. Kalokohan! Hindi lang ang tiyempo ng pisit si Edi. Bakit ako? Ang tiyempo ako siya nun. Pasagang ulo niya. Tulad ito! Ba't mo binili yan? Kumagal sa atin, mimiyari! Bakit? May papalag ba sa akin dito? Dali na yan, tulog na yan. Piloto niyo ito! Babalik kami! Oscar! Kayo tatlo, hindi nyo nakita sa headset. Opo! Sumat! Ikaw pala pumalo sa akin, ha? Kaya nasira ulo ko. Ako naman. Bubulukin ko tumbong mo. Hindi na. Lungkot na lungkot nga ako sa'yo, eh. Kasi ang tagal mong nawala. Kala ko kung ang nangyari sa'yo. Siya nga pala, Linda. Hindi mo napunta si manager dito. Hindi. Galit daw, eh. At saka si Mayor, pinanghubuli ka. Ayaw mo lang nga sila magalit na lahat. Basta mahalaga. Kasama tayo ng inibig. Mabuti na, takto ako kayo. Anong ginagawa mo riyan? Dito na ako natitigil, eh. Tumigil na akong pisada. Bakit mo naman? Aba, eh, paano yung investigation sa akin ng police? Baka gusto lang kayong pakantayin, maisyong. Naku, yun na nga. Alam ko, titan. Siguro, eh, mabuti isama mo na ako. Mahirap na, eh. Kaya mo bang mamundo? Kaya. Kapitan, matigas pa. O, sige, sumama ka. Inulat mo ako, Kapitan, ha? O, pare-pare niya, ano kailangan? May mahalagan sa jackam sa'yo. Ano yan? Siya nga pala, Kapitan. Alam mo bang natepok na si Commander Pugin? Oo. Sayang, eh. Hanga pala malakas tao yan. Kapitan, napagkaisahan namin ng barkada.
Wala na rin Lance Commander, Puti. Ay ikaw na ang tawagin namin, Commander. Payag ba kayo? Yes. Nasa sa inyo yan. Commander, may mahalaga sana akong sasabihin sa'yo. Mariba eh, doon tayo sa bandero mag-usap. Walang diferensya sa akin ng bayaran. Papatay ko si Tibara kahit walang bayaran. Kaya lang, pari Panyo, bago ko sumama sa inyo, papatayin ko mula mas samang tao sa paligid-ligid ang baryo sa Butan. Ah, Commander! Narito lang si Mantumas! Mantumas, pati isang dalaga. Diba dalawa nila ako mo? Eh, yung isa, naibenta namin ni Mang Omi. Sino Omi? Yung naging asawang kauli ng binsan ninyong Spela. Baka gagaling lamang sa Bicol. Ano, Commander? De, uwi na ako. Hindi pa. Kulang pa na isang ninako mo. Eh, Commander, wala na akong may mapalit doon. Ikaw na lang. Sa iyo. Eh, bakit nandito ko ngayon? Anong sadya mo rito? Hindi para sumama sa iyo. Hindi para usigin ka. Sa ginawang papatay kay Omi. Anong klaseng pag-uusig ang ibig mong mangyari? Eddie, magpakahinahan ka. Wala namang masamang ibig sabihin si manager. Huwag ka makairam. Umiwas na ako kayo. Commander, ano problema? Wala. Thank you.
Margarete, uwi na muna tayo. Oy, pare, saka na. Marami ako kasama. Sige, susunod lang at may gagamutin pa ako. Pare mo kung may sakit ka. Ano, pare? May aprobadong gamot ang abularyo para gumaling ang higa mo. Ano po yun? David, pakihilot mo nga lagot niya. Alam mo yung mga doon, kakain ka ng butiking buhay. Pahay ka ba? Commander, ayun ang butiki ha. Saan? Ayan o. Ang swerte ng tao ko. Aswerte mo. Nakahuli ka agad ako. Ba, sige, tuloy mo na. Subo, datangan. O, pagkati mo. Sige. Pagkati mo na. O, andahan na. O, siya ko na lahat. Sige. Okay. Ano, magaling ka na? Opo. Galing na po ako. Wala na po hingan ko. Oh, kita mo? Oh, pampili ato, Ol. Makakala ko po, magaling na ako. Oh, hindi ba magaling ka na? Oo nga pala. Hindi, pala ito klase yan. Salamat po. Ya? Tawa ka. Isang daang pisong pera ko eh. Short tayo, 64 pesos. Meron ba yan? Nakong dala, pare. O, ikaw, pandas, oy. Meron ba yan? Babari, wala rin akong dala, pare. Pero sandali lang. Dindalayan siya kasi pare Eddie. Makapal yata ngayon yun. Maliit na bagay yan eh. Babayaran ka namin. Pare, kung pare kasi hindi. Kaya mo pare? Kaya sa inyo. Commander, pag hindi mo naisama si Raquel, mahina ka. Pare Eddie! Pasensya ka na pare Eddie, napalakas yata ang tapi ko sa iyo eh. Mabuti naman napasal ka rito sa amin. O nga pala, bakit wala ka sa silang? Eh malapit na eleksyon doon ah. Alam mo pare, ayokong makailan dyan eh. Mahirap na magulo, baka pati ako masabit. Bagay pare, tama ka. Huwag kang makikialam dyan. May katuyan na gano'n pare. Pare, alam mo, napasugod ako rito sa iyo dahil may konting problema rin sa kabilang mesa. Bakit? May problema ba rito sa Binyang? Mga kasama, mukhang ayos na. Maganda ang usapan mo, kumpare. Oh, ang gano'ng model, kapatid! Sige. Sige. Pwede, ako rin. Ano mo ate? Bigyan mo pa kami hanggat meron. Pulutan, sigarilyo, estetsa, dahil mo kung meron dito. Oo. Okay, inom tayo, pare. Ayan tayo. Eh, nagkaroon kami ng konting problema. Kinapos ako na si Sente Cuatro sa cheat. Yung balang ang problema. Eh, ganun nga yung pare. Ako, binigyan ng 45. Tapos na problema niya. Sasama ka o hindi? Ah, sasama. Bilang bagong alkalde dito sa atin, ay nasa ang kong lubos yung pakikisama.
at hindi pa ginawa sa akin. Ang unang gusto kong talakayin ay tungkol sa mga masasamang elementong nangyayari dito sa silang. Hindi ako makakapayag na umiral yun dito sa ating pamamahala. Lalo-lalo na sa inyong mga pulis. Ibig ko, sa lalong madaling panahon, ay masagpaw ko sa mga ni Kapitan Edicel. Wala na ko si Kapitan Edicel sa silang sa Das Marinas na mo naglalagay. Lalo mas mabuti kung gano'n. Mga kasama, ngayong tapos na ang eleksyon, ay dapat na muna nating kalimutan ang politika. Higit sa lahat, ay dapat na muna nating pagkukulan ng pansin ang mga kaguluhang nangyayari dito sa ating mga paligid. Si Edicel ng Silang ay dito tumitigil sa Das Marinas at siya ang pinagbubuhatan ng iba't ibang uri ng kriminalidad. Kinakailangan natin siya masugpo sa lalong madaling panahon. Ninong, anong balita? Nasa tango si Kapitan Eddie kasama yung mga wanted gana bo. Saan nagtungo? Doon sa kubo ni Tinenteng Karyas. Tinyente, sir, sabi mo kay Repe, ayusin ang mga tao. At kumunta ka sa busy. Yes, sir. Hideout. Hindi na nakapagtataka eh. Eddie, ang kape mo, lalamig na. Ang malas naman ng barkada. May isa walang natalipon. Ang sabihin mo, talaga napakaswerte natin. Tama-tama ang ating pagkakaalis sa hideout. At kung hindi, wala nung tayong patayin lahat. Bakit? Nakadidjak ba sila kung nandun ako? Commander, baka gusto mong magpalamig muna tayo sa tar natin. Madaling kumuha ng barkada doon. Kanino doon? Kay kumparing Poldo ko. Kompleto gamit niya. At tabing dagat pa. O sige, di magpalamig muna tayo. Mamiyang madaling araw, gumaya kayo. Alis tayo. Eh, Commander, magpapaiwan ho muna ako. Makadala ko sa pamilya. Susunod na lang ako roon. Alam ko na yung lugar na yun eh. Ako rin ako, Commander. Eh, matagal-tagal din nung hindi ko nakakita ang aking mga magulang. Sasabayan lang ako kay Pato. Bahala kayo. Sama ko, Eddie, ah.
Hindi naman. Ang pamilya mo, hindi ko naalala. Naalala ko sila, pero wala akong magagawa. Bakit sabi? Commander, nakita ko si Mayor Guevara sa bahay. Paano kaya niya nalaman na nandito tayo? Samantalang tayo nasa dulo ng Cavite. Bagay mo mga bata. Pwede. Umalis na tayo rito. Iniba na tayo ng lugar para mapahamak ka pa. Mga kasama! Tawag kayo lahat ni Commander! Tali! Bakit kaya? Ewan ko! Tawag na! Mga kasama! Tila sumisikip sa akin ako. Malawak ka pa dito, Eddie. Pumila kayo lahat! Kailan ka pa dumating pa ako? Gabi lang, Commander. Nasa ang siwan ito? Nagpaiwan ho, Commander. Ang sabi niya, pupunta siya ng silang. Chilling ako! Sayo na! Commander, huwag! Patawad ko! Ayoko siya sang taong hindas! Mga kasama, alam kong masikip na ang Cavite para sa akin. Masakit sa loob ko na tayo magkaiwalay. Ayokong madami na kayo sa akin. Ang mabuti pa, magsuwi na lang kayo sa inyo at mamuhay ng tahimik. Walang mangyayari sa inyo sa pagsama sa akin. Tiyak na papahamak lamang kayo lahat. Thank you.
nagbuda sa aming pinagdaan eh. Kaya naisip ko ngayon na lumipat na tayo ng bahay. Mabuti pa nga. Parati na akong mag-aalala eh. Na baka buweltahan tayo ni manager. Hindi, bakit hindi lang mo sa bahay ng sarili ko hindi lang baybay ka muna? Kaya ka ba sa sinasabi niya? Oo. O, sige. Hindi gumayak na kayo bukas. Ako naman ay kukunta kay Mayor Amir. Ha? Ito na. Eddie, yung tukon sa hangingin ng tungo sa akin ay di lang mahirap gawin. Balitang-balita na sa buong lalawigin ng Cavite ang ginagawa mong pagpatay. Kumapatay nga ako, Mayor Amir. Pero, pasasamantara lamang. Kahit na. Meron tayong batas na para umusik sa kanila. Hindi na mabali, Mayor. Tutuloy na po ako. Sandali lang, Eddie. Ba't hindi ko po sa merenda sa PC? Baka sakaling matulungan kita. Alam mo, isa, galing sa amin, kagabi si Eddie. At ang nasabi sa akin, ay may pito ang paghahangad sa kanya. Totoong napakalaki na lang atraso ng taong yan eh. At may balita ako insan na si Eddie raw ay inupahan para ako irampahin. Totoo ba yan? Walang katotohanan ng mga balita mong yan. Pagkat nasabi sa akin ni Eddie na wala siyang interes na ikay patayin. Mabuti kung gano'n. Eh, saan ba siya naroon yan? Nakiusapan siya kagabi na sumurrender sa PC. At siya naman eh, ay pumayag. At ang sabi niya rin, ay babalik siya ngayong umaga. Pero hindi pa dumarating. Nagbago ng isip. Akalain mo, insan, 38 kaso ng murder ang nakasampa sa korte. Hindi pa kasama dyan yung mga walang demanda. Eh, ipagpalagay mo ng tig sa 10 taon na lamang bawat isa. Aba, eh, 380 taon siya nakabilanggo. Eh, hindi nga susurrender. Kaya pala hindi dumating. Mayor. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nadadakip. Ang mga pisyon na yun, hindi yan nimitigil ng pag-anap sa kanya. Anong balita? Mayor, si Kapitan Edis ito ay nasa bahay ng kanyang kumpari mo. Sa kabilang baybayo, ka muna. Kailan pa siya roon? Ano yung hapon lang kung siya dumating? Baka makaalis pa yun doon. Hindi umaari dahil nakakogin ako mga PC. At nagdadyo naman si Tuatas ng imus. Okay. Tang na niya. Oras na niya ngayon. Hintayin natin mag-iwag. Oh, ikaw nilakad ka. Dadaanan ako ni David eh, may pupunta na ako. Eddie! Nalilibot na namin ang bahay mo! Wala ka na tatakbuhan! Si Sergeant Malambanan ito! Nakikiusap ako sa'yo! Sumuko ka na! Bibilang ako ng 10 para sumuko pa. 1, 2, 3. Napakaraming hila, Eddie. Ang mabuti pa'y sumuko ka na. Hindi ko pa ulit sa kanila ng buhay. Wala kang laban. Mamamatay din tayo pareha. Siyam!
Sampo! Muna kayo magpapaputok! May babae pa sa itaas! Kayong mga taong nasa itaas, nakikiusap po kami na kung Mari ay lumabas na kayo ng bahay hanggang may pagkakataon pa. Hindi! Lumabas ka na ng bahay. Umalan mo na ako dito. Hindi kita mariiwan. Mahal kita. Lalong kawawa kami na magiging anak mo kung mamamatay ka. Hindi! Tapon mo yung baril mo! Tumuko ka na. Nagkikiusap ako sa iyo. Para man lamang sa aming mag-ina at sa pamilya mo. Utang na loob, Eddie. Tumuko ka na. Lumabas ka na rin. Baka masamay ka pa. Daddy, kapalang ito! Palagay ko eh. Susuko ko si Eddie. Mabuti. Sadya na kanahila. Kapitan Eddie! Si Mayor Guevara ito! Walang mangyayari sa iyo kung lalaban ka pa. Kaya sumuko ka na. Hindi na ako susuko. Pero bakit, Eddie? Nandiyan si Mayor Guevara. Papatayin din niya ako. Kilala ko si Mayor Eddie. Hindi niya gagawin sa inyo, at ang isa pa, magpinsan kayo. Wala akong tiwala sa kanya. Eddie, bibigyan pa kita ng 5 minuto para sumuko. Mabuting tao si Mayor Eddie. Huwag kang mapilit. Hindi na magbabagumpas ako. Mamamatay ako na nalaman sa kanya. Huwag mong gawin ni Eddie. Utang na loob. Eh, saan mo kayo na makikiusap sa'yo? Lumabas ka na. Sige na. Lumabas ka na nang huwag ka na madamay. Sige na. Hindi, Eddie. Simula't simula pa eh, naging mas nuri ako sa'yo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako naman ang pagbigyan mo. Mas
sinabi ko hindi na magpapako pa. Hindi ako susuko. Naintindihan mo? Anong amon na, Eddie? Matatapos mo yung taning 5 minuto. Anong kwento sa akin? Lumabas ka na! Talagang matikang ulo mo. Huwag mo kong pilitin. Na ako bang bumatay sa'yo at ating magiging anak. Mabuti pa. Nang madagdag pa kami sa mga buhay na inutang mo. Ano yung saglam? Lumabas ka na! Tulog lang ng pong may kapal. Nawakasan lang ang kasamaan ko ito. At na rin mang pinong-pino ang budot lamang ko, hindi sapat maging kabayaran sa mga buhay na inuntak ko, sa mga inulila ko. Masakit sa akin ang wakas natin ito. Pero buo na nga rin pa siya. Lumabas ka na, Tessie. Lumabas ka na! Mahal din kita. At mahal ko kayo lahat. Sige na. Sige na. Dali lang. Ngayon, magigiwan na pamatay niyo! Huwag ka! Huwag ka! Nasa kabilang baybe, Carmona. Ano nangyari? Pinaligiran ang mga PC. Ha? Samahin doon, alam mo? Oo. Samahan mo ko, likod na liyan mo. Thank you.
sunset, finally met his destiny with death. There were tears from his loved ones on his downfall, but for the state and the people, it was a moment of triumph. For Capitan Eddie Sett denigrated a loss and outraged public decency. Flushed with dubious victories, he looked down on the effectiveness of a law enforcement system and thought himself indestructible. The life and death of Capitan Eddie Sett is an epic reminder that crime is no reward and lawlessness can only end in ignominy. The declaration of martial law in 1972 wrote finish to Eddie Sett's gang. On February 22, 1973, his gang's remnants finally surrendered to the Cavite PC command. This picture was produced not to glamorize his career, but to restate the message of law and order, the triumph of justice over anarchy.